Treasure Hunting Weekend, mga ka-TX. Ito'y continuation or part 3 ng ating video tungkol sa triangulong malalaking bato na meron kaming nakuhang gold na kasing laki lamang ng botones or button ng ating polo shirts. Kaya dito ay una kong ginawa dahil sa tingin ko merong mga treasure inside the rock or treasure in the hollow rock. Baka binutasan lang itong malalaking bato at sinuksok ang golds. Kaya ginamit ko itong aking gold detector na mine lab na kayang makapagbasa ng gold kung merong mang gold sa loob ng bato. Ngunit dahil sa ang bato na ito ay hindi nag-detect, wala siyang gold detection, akin na sinigurado, gamitin ko na naman ngayon yung malaking detector ko para sa ground. Ito ang deep seeking penetrator ng ground. 7 to 15 meters ang ma-detect niyan. Depende sa sensitivity niya. Geoled system galing sa macro. Yan ay gawa ng India. At ang India ngayon ay isa na sa mga high-tech na gumagawa ng mga scanner at metal detector. Kaya ang ground na naman ang tinitira ko ngayon, baka nandyan lang ibinaon sa kanyang gilid ng bato. Ito ang mahirap, mga katigats, sa treasure hunting na wala kang dalang mapa. Para kang nangisda sa laot na hindi mo alam kung marami bang isda. Kaya pumunta ka lamang doon, magbakasakali ka. At dito sa treasure hunting na aming ginawa ay meron naman kaming nakitang mga marker tulad nitong malalating triangulation of rock. Yang bato na parang may dila ay magandang marka na yan. Lalo na yung napulot na butones na purong gold yun. Yun ay magandang sinyales. Kaya dito sa aking channel, pinapakita ko lang kung gaano kahirap maghanap ng Yamashita buried treasure sa kabundukan. Hindi kagaya ng yung nakikita nyo sa mga foreigners channel sa YouTube na pagpunta lang nila ng lake ay makakita na sila ng ang dami-daming gold nuggets. O yung iba, pumupunta ng bundok at nakakuha ng mga historical golds. Ang pinagtaka mo lang dyan, hindi man lang pinakita kung saan sila dumaan, bigla na lang sila naghukay at bigla na lang lumabas yung mga treasures, which is halatang halata mo na yan ay ginawa lamang for itong tinatawag na scripted video na mayroong gagal ipakita na gold. Ang ipapakita ko lang ay kung paano huhulihin ang isda sa mga paraan na marami. At hindi yung isda na nakalagay na sa timba o balde at ibibinta mo na lang. Hindi mo nga alam kung yung isda na yun ay nakuha galing sa lason o dinamita. Ang atin dito is teach them how to catch the fish, hindi yung give them the fish. Sabi nga sa Biblia, teach him how to catch the fish and you will feed him for a lifetime. Okay, mga katiyats, merong malakas na detection. Ito ay metal detection at hindi gold, kaya hindi tayo sure kung gold itong hukay natin ngayon. Sa parting yan, yan malakas ang detection. Okay, kaya antabayanan kung anong resulta nito, mga ka- Itong aking i-detect ngayon, mga katiyats, itong triangulation of rock na kung saan kung atin i-cross ito sa typical layout ng Yamashita treasures. Kapag general treasure layout sa triangulong bato ay minsan ganito ang kanilang pagbaon dito banda. Kaya ito ang pinalinis ko na parte dyan. Yan ay cruciform.
At malaki ang tsansa na meron tayong ma-detect dito. Kaya kung ito Yamashita Treasure Area, ay meron ito sa banda rito. Kaya atin ito tingnan, mga katiyats, kung positive ba ito. Medyo mahina ang ating detection sa ground, mga katiyats. Hindi ako kumbinsido na merong something metallic na nakabaon dito. Kaya puntahan ko pa yung dalawang bato at libutin ko ang kanyang palibot sa pag-detect ng portion doon. Kung meron mang malakas na detection about metal, ay amin yan i-test dig. Okay, mga katiyats, finally meron ng malakas na detection, something metallic ang underground ng spot na to. Kaya sa ilang sandali lamang amin na ito i-test dig at puntahan ko muna yung unang hukay namin. Nandun pa yung mga kasama ko na naghukay at ito na ang aming isusunod at atin makikita kung ano talaga ang laman nito. Mas malakas pa ito mag-detect kaysa yung hinukay nila sa ngayon. We'll be right back.
At bago namin ipagpatuloy sa 2 meters deep ang hukay, ay akin muna ito itestig kung may laman ba yan. Kasi minsan yung mineralized soil, yun ang nag-detect sa ating metal detector. Kaya kung ito'y positive pa rin na merong metal detecting, saka namin yan ipagpatuloy hanggang 2 meters deep. We found what we're looking for. Ito'y positive for gold. Sa tingin ko, ito ay unprocessed gold ng Yamashita Treasures or can be a natural gold na nakabaon lamang dito.
And I thank you, Lord, for the blessings that you gave us today. Maraming salamat, mga katiyats, and also may the fortune be with you. Ciao for now.